First Peter chapter 5 verse 5. God resists the proud but gives grace to the humble. Kapag nag-humble tayo, lagi sa Panginoon, nadadagdagan ang yaman ng biyaya ng Diyos. Ang second ay ito, knowledge. 2 Peter chapter 1 verse 2. Grace to you and peace be multiplied. Ano daw ang mag-multiply? Alin daw ang sumagana? Grace and peace. Sabay pala yun. Kaya pag mayaman ka sa grace, mayaman ka rin sa kapayapaan. No? Masusukan yan. Pag kayo'y lagi matatakotin, hindi makatulog, walang kapayapaan, you need the grace of God to increase upon your life. At para lumaki ang measure ng grace of God sa buhay mo, ito ang kailangan. Step number one, you must humble yourself before God. Ina nga yung 1 Peter chapter 5, verse 5. Yung pangalawa, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. Mag-multiply sa inyo ang biyaya ng Diyos at kapayapaan ng Diyos sa pamagitan ng revelation knowledge ng Panginoon. The more revelation you receive from God, the more ang biyaya ng Diyos will multiply or will abound. Mananagana sa buhay niyo. Maliwanag ba? Okay. So, mahalaga na meron kayong knowledge about this truth, the name of Jesus. Sa New English Translation, may grace and peace be lavish on you as you grow in the rich knowledge of God and of Jesus our Lord. Maganda sinali sa New English Translation. Managana ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sa inyo. Mag-umapaw, managana kayo sa biyaya at kapayapaan ng Diyos. Habang kayo'y lumalaki, nagiging mayaman sa karunungan ng Diyos at ng Panginoong Jesus. So, saan ang gagaling ang peace and grace of God? Sa pagdami ng kaalaman nyo. Nakikinig po ba tayo? Listen, maraming dumami ang kaalaman, pero sila'y napuspos ng pride. Yun ang problema. Tandaan nyo, mga kapatid, habang dumadami ang alam nyo sa salita ng Diyos, lalo naman dapat kayong bumababa, at lalong nagiging humble. Walang kwenta ang knowledge kung tayo nag-puff up sa pride. Useless ang knowledge. Bakit? Hindi rin tayo may ipopromote ng Diyos. Kahit puno ka ng knowledge, kahit nag-aaral ka pa sa Bible, kahit ikaw pa ay ang dami mo alam sa Bible, useless kung tayo puno ng pride. Sapagkat tinitingnan ng Diyos yung puso natin. At unang-unang tinitingnan ng Diyos kung tayo ay nag-humble lagi sa harapan ng Panginoon.